This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mabuti na lang at hindi na ulit nagsalita pa si Cass patungkol sa cheaters. Nang matapos naman kami kumain ay nagpahinga lang si Aliana saglit bago nagpaalam na aalis na. Gusto pa nga niya na sumama si Levi sa paghatid sa kanya pero hindi pumayag si Levi. Ngayon naman ay masaya kaming nagiinuman na naman sa poolside kahit na mainit ang sikat ng araw. Ngayon lang ako parang naging masigla ulit, ngayong wala na si Aliana. Lumipas pa ang mga oras at medyo nakakarami na sila ng inom. Maging si Sasha nga ay uminom din ng konti, kaya naman nahilo siya agad at nanahimik na lang na nakaupo. Pinagtatawanan siya ng iba dahil doon. Medyo kinabahan tuloy ako. Kapag kasi nahal ata nila na nahihilo na rin ako ay baka pagtawanan din ako. Kaya pa girl? Pahinga ka na muna kaya. Meron pa naman mamayang gabi, ani Cass kay Sasha. Matutulog muna ako, sabi naman niya. Jazz, pakihatid naman siya sa kwarto, ani Cass sa akin tapos ay kumindat pa na parang may plano. Ngumiti naman ako bago tumayo at nagpas siyang alalayan at ihatid na si Sasha sa kwarto nila ni Cass. Nang makahiga na siya sa kama ay agad niyang niyakap ang isang unan kaya natawa ako. Pagkalabas ko sa kwarto ay agad kong nakasalubong si Levi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at bababa na sana pero mabilis niya akong hinila papasok sa master's bedroom. Hindi niya sinara ang pinto, pero pinasandal niya ako sa pader tapos ay agad na hinalikan sa labi. Napahawak naman ako sa matipuno niyang dibdib dahil doon. Sorry kay Aliana kanina, malambing na bulong niya sa akin kaya kinagat ko ang ibabang labi ko. Sinundan mo ba ako rito? Baka magtaka sila, may halong pag-aalala na sabi ko. Inutusan lang ako ni Cass na kunin ko daw ang phone niya, sagot naman niya kaya napangiwi ako. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko na nasa bulsa ko kaya agad kong kinuha yon at nakita na si Cass ang nag-chat. Take your time. Alam ko na kanina niyo pa gustong mag-usap. Sabihin niyo na lang hinanap niyo pa ang phone ko. Iyon ang laman ng mensahe. Napanguso naman ako tapos ay pinakita yon kay Levi. Nakita daw niya na hinalikan mo ako sa jacuzzi, mahinang wika ko kaya napangiti siya. Okay lang yon, at least may isang nakakaalam kahit na papaano. May isang tutulong sa atin, gaya nito, sagot naman niya kaya marahan akong tumango. Kinuha ko yung dalawang keychain na nasa bulsa ko, tapos ay agad na binigay sa kanya yung isa na may pangalan niya. Binili ko kanina. Ikaw kasi ang una kong naalala, mahinang wika ko. Ang cute naman, malambing na bulong niya tapos ay pinagdikit ang tungki ng mga ilong namin. Napapikit ako kasi ang akala ko ay hahalikan na naman niya ako, mahina pa siyang natawa dahil doon. Akala mo ba hahalikan kita? Adik ka na rin ba sa lobby ko? Dagdag pa niya. Hindi kaya. Depensa ko tapos ay nag-iwas ng tingin. Sa'yo dapat ito, aniya bago binalik sa akin ang keychain na may pangalan niya. May puso kasi sa dulo ng pangalan ko, kaya parang ito ang puso ko. Kaya sa'yo dapat ito, tapos sa akin yung may pangalan mo, paliwanag niya kaya muli na naman akong napangiti dala ng labis na kilig. Ingatan mo ang puso ko kung ganon, huwag mong hahayaang masira at mabasag. Bulong ko rin, matamis naman siyang ngumiti bago tumango. Yumuko na naman siya at hinalikan ako sa labi. Medyo nagulat nga ako kasi pilit niyang ibinuka ang labi ko gamit ang dila niya, mahina akong napasinghap kasi hindi ko alam ang gagawin. Pero tila ba eksperto siya sa ganitong gawain kasi nagawa niya akong pasunurin lang sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang malalim na halik na iyon, pero pagkatapos ay pareho kaming naghahabol ng hininga. Ang tamis talaga ng lobby mo, Jazz. Bulong ulit niya pagkatapos. Muli niya akong dinampihan ng halik sa lobby, at ang nakakaloka pa ay lumipat ang halik niya sa pisngi ko.
pababa sa pangako at pababa pa sa leeg ko. Mariin akong napapikit at napatingala, kumawala rin ang mahihinang ungol mula sa akin dahil sa labis na kiliting nararamdaman. Levi. Mahinang banggit ko sa pangalan niya tapos ay marahan siyang itinulak palayo. Baba na tayo. Baka nagtataka na sila. Kinakabahang saad ko kaya mahina siyang natawa. Ang cute mo naman kapag natatakot ka at kinakabahan. Mas lalo tuloy akong naaakit sa'yo, sabi niya kaya napanguso na lang ako. Mauna ka nang bumaba, kapag tinanong nila ako sabihin mo hinahanap ko pa ang phone ni Cass, sabi pa niya kaya ngumiti na lang ako at tumango. Bago niya ako tuluyang pinakawalan ay muli muna niya akong dinampihan ng halik sa labi. Grabe lang. Ang hilig talaga niyang manghalik. Hindi naman ako nagrereklamo, nakakakilig nga eh. Hindi ko kasi inakala na darating kami sa ganitong punto. Nasaan na si Levi? Bakit ang tagal nyo? Nag-honeymoon kayo ano? May halong pagbibiro na wika ni Marcus nang makita ako kaya nagtawanan ang lahat. Sumakit kasi ang tiyan ko pagkahatid kay Sasha kaya nag-CR muna ako. Si Levi hinahanap daw ang phone ni Cass, pagdadahilan ko naman. Naka-anim na balik ka na puno ang plato kanina, paano ba namang hindi sasakit ang tiyan mo? Sabi naman ni Cass kaya natawa ulit kami. Nakakahilo pala ang alak, hindi ko namalayan na nasa bulsa ko pala ang phone ko. Lagot ako kay Kuya Neto. Dagdag pa niya, natawa na naman sina Marcus dahil doon. Cass, hindi ko talaga mahanap ang phone mo. Sabi ni Levi na bumaba na rin pagkalipas ng ilang minuto. Sorry kuya. Nasa bulsa ko pala. Sabi ni Cass kunwari at nag-peace sign pa. Huwag ka nang iinom ng alak. Kunwari ay medyo galit na pagbabawal ni Levi kaya mahina na lang akong natawa at napailing. Papasa kasing aktor ang dalawang ito. Ang galing nilang umarte. Umupo naman na si Levi sa tabi ko pagkalapit niya sa amin. Nilabas ko ang phone ko tapos ay pasimpleng nag-text ng thank you kay Cass. Nang mabasa niya yon ay ngumiti lang siya sa akin at kumendat. Nagpatuloy naman kami sa masayang kwentuhan. Mga bandang alas tres na ata ng hapon yon nang magpasya kami na tumigil na muna sa pag-inom at magpahinga muna. Balak nila na matulog muna at magpatuloy ulit mamayang gabi hanggang madaling araw. Para daw bukas ay maghapon kaming tulog at makabawi ng pahinga bago bumiyahe pa uwi. As usual, kami ni Levi ang magkatabi sa kamang nasa lapag. Nang makatulog nga ang mga kasama namin ay pinagsaklop niya ang mga kamay namin kaya nakaramdam na naman ako ng kilig. Minsan ay hinahalikan pa niya ako sa pisngi kaya napapangiti na lang ako. Sa totoo lang ay ramdam ko rin ang pagod at konting hilo dala ng ininom na alak, pero mas gusto ko na sulitin ang oras na nakakapagharutan kami ni Levi kesa ang magpahinga. Ilang sandali lang ay medyo nagtaka ako nang tumayo siya mula sa pagkakahiga. Tapos ay nakita ko na kinuha niya ang remote ng aircon at pinindot yon. Ngumisi pa siya sa akin pagkatapos at humiga na ulit sa tabi ko. Hinila rin niya ang makapal na comforter at binalot sa katawan naming dalawa. Saka ko napagtanto na tinodo pala niya ang aircon kasi ang bilis na lumamig sa kwarto. Kung sa bagay, sa ganitong paraan nga ay malaya kaming makakatulog na magkahawak ang kamay, nakatago kasi ito sa ilalim ng makapal na comforter. Lumipas ang ilang minuto at naramdaman ko na unti-unti nang lumuluwag ang pagkakahawak ni Levi sa kamay ko, kaya naman ngumiti na lang ako at humiga patagilid, yung nakatalikod sa kanya para makapagpahinga na rin. Pero laking gulat ko nang yakapin niya ako mula sa likod ko. Diniket pa niya ang katawan niya sa akin kaya ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Sobrang gan sa pakiramdam ng yakap niya. Wala pa ring nagsasalita sa amin, pareho lang kaming tahimik at nakikiramdam sa isa't isa habang mahigpit pa rin niya akong yakap. Sa totoo lang ay kahit na gusto kong matulog ay hindi ko ginawa, medyo natatakot kasi ako na baka may magising sa mga kasama namin at makita nila kami ni Levi sa ganitong posisyon.
Iyon nga lang ay sobrang komportable ako sa yakap niya, kaya naman hindi ko na rin napigilan pa ang antok na nararamdaman ko at nakatulog na rin.